Magandang araw mga paps. Ang DIY project natin ngayon is kung paano mag-fiber ng clearings ng ating mga motor mga paps. Yung mga basag na clearings mga paps. Paano ba natin ibalik sa dati? So, itong unang gagawin natin mga paps sa pagpa-fiber muna. Saka natin gagawan ulit ng video, ang pagmasilya at saka pagpipintura mga paps. So, mga paps, hindi ako expert sa pagpa-fiber pero isishare ko yung konting kaalaman ko para makatulong sa inyo. Para hindi kayo mahirapan sa paggawa mga paps. So tara, gawin na natin ang pagpa-fiber. So manood kayo. At kung bago ka pala sa channel ko, please subscribe and hit the bell button para updated ka sa mga video na gagawin natin. So tara. 1, 2. So magandang araw mga paps. So ito tayo ngayon, mag-DIY fiber tayo mga paps. So gagawa tayo ng diskarte para paano mabuo itong basag na heat cowling mga paps. So ayan, ano natin gagawin mga paps, bubutasan natin yung malapit sa may basag mga paps. So para ang purpose doon mga paps, para kapit na kapit yung kakabit nating fiber mga paps. So kung may barina kayo mga paps, mas mainam. So ako wala akong barina, so itong ginamit ko yung panghinang, kasi yung in-order ko sa Lazada na DC grinder, yung maliit, so palpak, di ko natapos yung ginawa, yung gawa ko, tapos yun, sira na agad. So yun yung itsura mga paps, yung binutasan natin, pati yung sa kabila niya mga paps. Yan, yan. So tatanggalin natin yung mga bukol-bukol niya mga paps, para pantay yung pagkabit natin ng fiber. So pagtanggalin mga paps, malambot lang yan, malambot lang yan. Parang susungkitin mo lang yung ilalim yan mga paps. Tatalsik na yung matuna na plastic mga paps. So yan. So ganyan mga paps yung itsura niya, no? Pag natanggal na yung bukol-bukol, yun. So ngayon, gagamit tayo ng karton mga paps para dyan, tatapal natin dyan. Kasi wala na yung pares ng ano eh, ng nabasag na yan. So gagawa tayo ng ano niya, para bumalik sa dati. No? So yung ginamit yung karton mga paps, manipis lang mga paps, pwede yung karton ng sigarilyo. Yan yung ano, yung ginamit ng karton, takip yan ng ano, shumay yata yan. Yan, makintab yung kabila niyan, so hindi didikit yung fiber pag ano, madulas yung ano. Yan, ganyan yung magiging itsura yun mga paps. So yan, so ang gagawin natin, didikit natin gamit ang makapangyarihang glue gun. So yung glue gun kasi mga paps, gamit na gamit talaga sa mga DIY project natin mga paps. So yan ang ating makapangyarihang glue gun. So ayan, dikit na natin mga paps. So ayan yung itsura niya mga paps. So nakabili ako ng ano mga paps, online lang ako nakabili ng fiber, yun, fiber DIY kit mga paps. So ayan mga paps, yun yung itsura niya, dinikit.
Yan. Tapos yung sa gilid, medyo ano yung gilid mga paps, lalagyan din natin ng hulma yung gilid na para din sa original niya na may tupi ng konti. So yan. Kunin natin yung kaparis niya mga paps para makuha natin yung sukat. Kasi mahirap pagula yung paris niya. Baka sumobra tayo. Pangit yung resulta. So yan. Dinikit ko na sila ng dalawa para makuha natin yung sukat. So yan yung sukat niya. So, mahirap kasi ipagdikit sila mga paps kasi basag-basag na talaga yung mga bracket niya. Yan. So yung cowling natin yung mga paps, kapitbahay natin yung mga paps. So nakita niya kasi nagpa-fiber ako nung flarings ng Raider 150 ko mga paps. So yun. Pakiusap na baka gawa, pwedeng magawa ng paraan yung clearance niya. So may sobra pa naman tayong resin tsaka fiber cloth. So yun, ginawa na natin mga paps tsaka para tutorial na rin. Pwedikit din natin dito sa kabila. So yan. So yung nakita ng kapitbahay ko yung cowling niya mga paps. So sabi niya, kaya naman palang ibalik sa dati kahit di na bumili ng bago. Kasi yung mahal mga paps nung nag-inquire siya ng ano, cover ng ganyang motor, aabot ng 6,000 lahat-lahat. So ito, ginawa natin ang paraan para kahit paano matulungan din natin. So ayan mga paps, na nadikit na natin. Ayan yung result tayo. So yun, sa gilid na naman may tutupin natin yung gilid para may hulma naman yung gilid natin mga paps. So ayan, gamit pa rin yung ating makapangyarihang glue gun. Yan. Medyo hapon na tayo gumawa ng tutorial mga paps, kaya di natin mahabol yung ano natin, pagmamasilya. So susunod na naman yung pagmamasilya at saka pagpipintura para makuha yung no good result ng ating ano, ginawa mga paps. Abangan nyo mga paps. So medyo matagal dumikit yung ating stick glue mga paps. Yan. So yan, nadikit na. So kukunin ulit natin yung pares para masukat na naman yung sa gilid.
So, ayun mga paps, ginupit ko yung gilid para matupik ko siya ng mabuti. So, malagyan ko rin siya ng magandang korte. Yung paglagay natin ng may fiber cloth. So, ayan. Gamit na naman ang ating makapangyarihang glue gun. Didikitan natin yan. So, inaasinta ko muna mga paps para sigurado. Yun. So, yan na nga paps. Yan. Gamit na makapangyarihang glue gun. Yan. So, nilagyan ko dyan sa taas mga paps para medyo tumigas siya. Kasi ayaw niyong ano mga paps, medyo yupi siya eh. Yan, pag nilagyan ko sa taas, maganda na yung ano niya. So, ayan. So, yan yun yung result natin mga paps. Meron na tayong mold. Yan. Pang mold eh. Para maganda yung ano, resulta ng fiber mga paps. So, yan. Tapos guguhitan ko yung lagayan ng ano mga paps nung sa pre ng mga paps nung sa disc brake mga paps, disc brake cup ba yun, para pag fiber natin hindi masyadong marami, ilagay natin na fiber cloth. Hindi siya matabunan mga paps yung butas. Yan. Sa paghalo pala ng ating ano, resin tsaka yung hardener dapat ano, sakto lang natin sa ating gagawin ano, kasi para di masayang. Tulad nito, ganyan lang karami yung gagamitin ko muna, no? Sa paunang ano lang, clear. Tapos paglagay ng hardener, konti lang mga paps, yun lang, yun lang lagayin nyo, makakunti lang talaga kasi pag maraming hardener mabilis matuyo yung chemicals natin. Tapos yung brush ko is DIY lang yan. Gawa sa karton. Nagilipit-lipit ko yung dulo. Para din tayo kagastos pa. So, maglalagay na tayo ng unang ano, gear. Resin yung lalagyan nyo ng fiber para kumapit yung fiber cloth natin. Sa mga bashers dyan, mga paps, hindi po ako expert, no? So gumawa lang din ako ng sarili kong paraan at ma-share ko sa iba yung diskarte sa para makatipid. So, makagawa ka ng isang matibay na
parang repair ng clearings mga paps, no? So yan, kasi pag lagay pala ito mga paps, kung saan lang muna yung may basag, dun ka na lang muna maglagay para hindi makalat yung trabaho mo. Kasi makalat kasi itong ano eh, yung chemical lalagay natin, makalat ang mga paps pagka ano ganyan. So yan, maglalagay na tayo ng fiber cloth. Ayusin ko muna. So meron ako mga sobrang fiber cloth dito mga paps. Ayan, ayun natin ilagay. Lahin nyo konti yung mga ano, fiber cloth para maging malambot siya dito pag lalagyan natin, no? Ayan, tulad nyan, hindi ka mahirapan pag buo yan, mahirapan ka, mahirapan ka na paglagay yan. So yung nire-repair natin na clearings mga paps, sa kapitbahay ko to mga paps. Oh, basag-basag na kasi clearings niya, kaya yun, medyo may alam tayo dito. Tanulungan na lang din natin. Kasi siya kayo mga paps, kung nakakibad ako kasi sobrang init talaga ngayon, grabe. Yung liit ko po na ng buong araw. So una mga paps, di lang mga ito paglagay ng resin, ano, pagya-pagya lang na dumikit yung pag mag-abot yung resin sa unang lagay natin talaga, pangalawa. Magre-repair pala kayo ng clearance sa mga paps, yung sa gilid, yung sa cover ng ating motor. Kung gusto nyo, ayaw nyo na magpintura, o dun lang kayo sa ilalim magpa-fiber, hindi na sa labas. Dapat ingatan yung ano, itong, ito, ito yung sa labas na, ano, layers nyo. Kasi mayroon tanggalin pag tumigas na siya, ano. Ingatan nyo ito, ano, tumulo. Sa paghalo ng resin mga paps, hindi depende sa ano mga paps, sa temperature. Kasi pag mainit, yun, mas konting hardener ilalagay natin. Pero pag malamig, medyo dadamihan natin. Hindi lagay ko kanya sakto na yun kasi mainit na ngayon. Bagian
pa natin ng pangalawang layer, no? Makapal siya, no? Kaya ayan din ang punto. Tapos mga paps, dapat kung ayaw nyo madumihin, madikitan yung kamay nyo, umamit kayo ng gloves. Kung hindi naman ako ma-arty, kaya paingat-ingatin ako sa paglalagay. Hindi madikitan yung kamay ko. No? So, itong fiber natin mga paps, nabili ko lang to online sa marketplace. So, mura na kaysa ano, Lazada at saka Shopee. $4.50 mga paps. Tapos, deliver na agad. Tapos, wala pang tagas. Kasi dati, umorder ako dati sa Lazada. Pagdating sa akin, may ano, leak na yung item. So, konti na lang yung natira sa resin ko, mga paps. Kaya, nag-disappoint ako dun. Ito na sa marketplace ako naghahanap, mga paps. Kaso, may delivery charge, mga paps, pag medyo malayo. Pero mura lang siya. So yan, okay na. No, patuyuin na lang natin. Ano? Tatlong oras. Yan. Ibigay ko muna mga paps. Mga paps, ito yung paris niya. Ayan. Yung paris niya, so basag din. Yan. Papiber din natin yan. So, itong sa kabila. Yan. Yan. Fiber natin yan. At itong ano, mga lagayan niya ng lock. Lalagdan natin ng fiber yan. So, ang dami ng ano, basag ng ano niya. Bearings niya. So, pati ito. Yan. Lalagdan din natin yan ng fiber. So, pinapainit nga natin yung ating panghilang. No? Habang pinapainit natin yung panghinong mga paps, so lalagyan na natin ng pantapal dito, ano,
lagyan natin ang dito. Yan. Para hindi lumusot yung fiber. Marami, kilisan muna natin. So, yan ang apaks. Malinis na. Lalagyan na natin. So, habang iniinit natin yung ating glue gun mga paps, saka panghinang, alam mo na natin yung paano maghalo ng resin mga paps. So, paghalo ng resin mga paps, dapat konti lang talaga ilalagay natin ng hardener mga paps, at saka nagdidepende din yan sa ano, sa temperature, kung malamig ba o mainit. Eh pag mainit naman mga paps, konti lang ilagay nyo na hardener. So kasi pag marami mga paps, ang bilis matuyo, so mas masisira yung gawa mo kasi di mo mahahabol yung pinaglagyan mo, kasi maya lang tuyo na agad siya. So pag malabig naman mga paps, so medyo dami-damihan mo konti ng resin, ay I'm sorry, hardener pala. So mainit na yung ating panghinang mga paps. So yan, bubutasan na natin yung paglalagyan natin ng fiber. So ganyan lang mga paps. Bubutasan natin para kapit na kapit yung fiber. Hindi siya basta-basta natatanggal sa ano, cover ng ating motor mga paps. So sa next video natin mga paps, yung pagmamasilya naman tsaka pagpipintura, paano ba natin makukuha yung kanyang hulma talaga mga paps, yung mold niya, yung original mold niya mga paps. So abangan niyo mga paps. So hindi pa ngayon kasi medyo busy tayo. So, hinabol lang natin tong top fiber kasi maraming gustong mag-ayos ng kanilang flaring. So, ito na yung tutorial natin. Tsaka pala mga paps, yung sa crack ng ating flarings, kung andyan pa naman yung paris niya, hindi nawala, idikit mo lang mga paps. So, parang hihinangin mo din yung basag niya para dubikit silang dalawa. Kaya gamitan mo ng tacker mga paps, gun tacker, para dumikit silang dalawa, para pag fiber mo hindi sila maghihiwalay, no? Yan, butas na. So, ang gagawin ko ngayon mga paps, parang wi-weldingin natin yung basag niya mga paps para hindi siya bubuka pag nilagyan natin ng fiber, tsaka hindi papas, hindi kakalat yung resin dun sa kabila mga paps. So, yan. Parang i-welding natin siya mga paps para dumikit talaga siya. Yan. So dito naman mga paps, yan, lalagyan din natin na ng pantapal yan mga paps. Bubutasan din natin yung gilid-gilid yan. Yan yung lock dun sa
papuntang ano, Mandebela mga paps. So lalagyan na natin ng karton. Yung ginamit yung karton mga paps, manipis lang mga paps para madali lang siyang ihulma. So, yan. Kaya nilagyan ko ng tapal yan mga paps para hindi lulusot yung fiber natin mga paps, yung fiber cloth, para pag nilagyan natin ng masilya, hindi tayo mahihirapan sa paghasa mga paps. Ayan. Tuyo-tuyuin natin konti yung natin stick glue para kapit na kapit. So ayan. So yung sa rider ko mga paps, either Suzuki Rider 150. So basag lahat ng flairings nung nabili ko yung motor na yun. So nung finiver ko yun, maganda na ulit, matibay pa. So kung may time pa mga paps, gagawa tayo ng undernet ng Rider 150 na DIY din mga paps, budget meal lang para tipid at saka sariling gawa natin mga paps. So yan, yan medyo matigas na ang ating glue stick. So yan, dapat malinis yung paglalagyan natin mga paps, no? Para kapit na kapit. So ngayon magpa-fiber na tayo mga paps. Lalagyan na natin ng resin yung ano natin. So mag-ahal ulit tayo ng ating ano, resin tsaka hardener. Pasensya na kayo mga paps kung nakahubad ako sa video mga paps, kasi sobrang init talaga mga paps. Kahit buga ng electric pan mga paps, mainit. So maghahalo na tayo ng resin mga paps. Yan, konti lang yung lalagay ko mga paps. Sakto-sakto lang dun sa paglalagyan natin para hindi masayang yung resin. Sa takip ko nilagay para makontrol yung patak. Sa takip niyo pala ilagay mga paps bago nyo ipatak dun sa ano. Lalagyan natin para makontrol nyo yung amount ng ano ilalagay nyo. So yan, haluin ng mabuti mga paps para mahalo talaga yung hardener dun sa resin. So yan. Dapat pala mga paps, gumamit din kayo ng guantes kung ayaw nyong madumihan yung kamay nyo. Kasi makapit sa kamay yung ano, resin mga paps. Ayan. Ligyan muna natin yung paglalagyan natin ng resin para paglagay natin ng fiber cloth, kakapit siya dun. Tsaka di tayo mahirapan. Tsaka para papasok din yung resin dun sa mga butas-butas mga paps, para siya yung pagtumigas siya mga paps, mga paps siya yung maglalak dun. So yan, lalagyan na natin ng fiber cloth. So sa paglagay ng fiber cloth mga paps, yan. Baga, huwag buo mga paps. Kasi pag buo, matigas siya. So hindi siya huhulma doon pag ginamitan ng paintbrush mga paps. Una nga natin, ganyan lang muna. Yeah.
dapat sa paglagay yan mga paghintayin nyo na ano, na parang matutunaw yung fiber cloth mga paps bago nyo nain ano, ibitawan yung bago nyo hilahin yung pin press nyo para hindi sumama yung fiber cloth mga paps. Yan, dindiin mo ganyan. Yan. Pati pa nga pala mga lock yung mga paps, lalagyan din natin ng fiber kasi basag na yung lagayan ng ano mga clip niya. Mahirap lang anuhin doon sa mga sulok-sulok mga paps. Yung sa may lock niya. So pagbibili ka kasi ng bagong clearings mga paps na brand, aabot ka ng ano, 6,000 to 8,000. So sa fiber, magastos ka lang ng 500 at konting effort at konting trial and error. Basta unahin nyo muna mga paps bago nyo gawin sa clearings nyo. Try nyo muna sa plastic, no, para hindi masayang at saka hindi masira yung clearings nyo mga paps. At saka mga paps, paglagay pala ng resin dyan sa fiberglot natin mga paps, huwag masyadong marami kasi pag sobrang dami, kakalat din. Kakalat din sa ano, yung sa kabila. So, mas mahirapan kang linisin yun. Kung di bali naman, kung pipinturahan mo ulit, walang problema. Aasahin mo lang naman yun ulit. So, pagkatapos yung mga paps, patutuyuin na natin. So, mga paps, ito yung resulta ng ating fiber, mga paps. So, nagabihan na tayo. Kasi, umulan kanina. So, yan. Pero, natuyo naman siya, mga paps. So, yan yung, ano niya, resulta niya, no. So, yan, makapit na yan, mga paps. Tsaka yung ito sa kabila. Ito rin. So lilihain natin na lang yan mga paps para matanggal yung mga sobrang ano fiber cloth. Tapos ito yung ginawa nating ano mga paps, yung sa nabasag yun, ano. Yan yun. So may hulman na siya. Ayan o. Yan yung sa gilid, yung tinupi natin. Yan na. So, yung sa harap. Ito na yung sa harap. Na. Yan, ang lalagay natin dyan is masilya na lang. Para karoon siya ng molde. Yan na. Para gumanda siya. Mamasilyahan natin yan. So, yan na paps. So, sana may natutunan kasi pagpapiber natin mga paps. So, abangan yung next video mga paps, yung sa pagmasilya at saka sa pagpintura mga paps. So, hanggang dito lang tayo mga paps. Maraming salamat. Please like and subscribe and don't forget to hit the bell para updated kayo sa video natin mga paps. So, maraming salamat. 1, 2, 3, come on!